Hi guys, today magre-review ako ng mga palettes tsaka iba pang makeup from H&M. So mag-start muna tayo sa dalawang palettes. Ito munang Twilight and Lilac Travel Palette. So ganito siya. And then ipupush ninyo sa gilid. Tapos ito yung palette itself. So ayan siya, parang pinkish na merong, yun nga yung lilac na shades. And then, so meron siyang parang apat na eyeshadow, isang highlighter, isang blush. Tapos ito namang Peaches and Gold Travel Palette. So ito rin siya. Parehas lang naman ng kulay nung packaging. Pag binuksan, ayan naman siya, parang mga peach browns, ganon. Parang summery yung shades niya. Ganon din, apat na eyeshadow, and isang highlighter, tapos isang blush. Ito, tatlo yung shimmer niya, tapos isang matte sa eyeshadow. Yung Twilight and Lilac, dalawang shimmer, and then dalawang matte. Nung ina-apply ko silang dalawa kanina, may kulay naman, may pigment naman, hindi naman siya yung kailangan kuskusin mo ng mabuti para lumabas yung pigment or para kumapit yung kulay or magkakulay. Pero makakailang dip ka para lumabas yung kulay. Kung makeup artist ka, baka hindi mo siya magustuhan kasi kung marami ka nga ayusan, kakadip, matatagalan ka. Pero kung personal use, okay lang naman siya. Ayan, medyo labas naman siya. Ito yung Peaches and Gold na palette sa face ko. Yan yung highlighter, yung blusher niya. Ganun din, ilang sawsaw ka bago lumabas. Pero hindi siya patchy. And pagka yung kumukuha ka ng product dun sa palette, hindi naman siya yung mapulbo, hindi naman. So, pigmented siya, pero hindi siya masyadong pigmented. Kung newbie kayo, maganda siyang gamitin kasi dahil nga sobrang light nung pigments niya, hindi kayo masyadong mamomroblema sa pag-blend kasi nga, ang habol nga ninyo, actually lumabas siya eh. Next naman is, I have yung Custom Color Drops. Ito siya. Ito yung box niya. Binili ko siya kasi maganda siyang pang-adjust sa foundation na mapuputi. Halimbawa, umitim kayo, tapos ayaw ninyong itapon yung foundation, pwede ninyo siyang gamitin. First time kong nakabili nito dito sa Philippines, may mga ibang brands na naglabas ng ganito, pero although may store sila dito, like for example, The Body Shop, meron silang ganito eh, pero hindi ko siya nakikita na kinikerry dito sa Philippines. So baka hindi pumasok yung custom color drops nila dito, yung pang darken. So, ang ginamit ko na foundation is itong BB Dropper Liquid Foundation. Sobrang puti nito sa akin. Meron ako review nito. Depende kung mauuna yung review nitong foundation nito na maipost ko or itong video na to. Pero maputi ito sa akin. Tinest ko to sa store, pero nung nilagay ko na siya sa face ko, ang puti niya. Nung hinaluan ko nito, hindi siya naging brown, naging parang grayish siya. Maputi pa rin siya ng konti kasi natakot na akong mag-add masyado. Baka maging sobrang, kasi dahil nga gray, hindi siya naging brown. Baka maging almost parang black na siya sa akin. Hindi naman, okay naman yun. Kasi pag tinignan mo naman to, dark brown naman siya. So parang hinayaan ko na medyo light lang ng konti. Kasi kaya ko namang habulin ng powder, like now nahabol ko na siya ng powder. Kasi kung ito alone, sobrang puti niya sa akin. Okay naman siya, medyo parang feeling ko lang napanipis niya yung foundation. Hindi naman niya nabago yung consistency. Ito kasing foundation na to is sobrang powdery yung finish niya. So ganun pa rin naman. Actually, dapat ipapamigay ko na itong foundation na to eh, kasi ang puti niya talaga. Makikita ninyo sa review nitong foundation nito na to, ang puti niya talaga. Pero because of this, yung custom color drops, okay na siya. Ikikip ko na siya. And maganda. Ganda siya. Di pa ako nakakatry ng ibang pang-darken ng foundation. So, hindi ko alam kung maganda siya or pangit. Pero as of now,
okay siya sa akin. Hindi niya nasira yung foundation. Parang feeling ko nga lang napanipis niya, pero carry lang. Carry lang naman. Next naman is ito, itong sponge. Precision sponge yung pangalan niya. Sobrang paborito ko to, yung beauty blender, kasi ang lambot niya. Pero ang mahal niya, guys. Kahit pa mag-sale siya, ang mahal niya. And marami akong trinay na ibang foundation, sponge, na akala ko, mura lang, na akala ko pag ginamit ko is magiging, di naman kasing lambot. Kasi parang yung, you're comparing naman yung parang sobrang expensive na product sa mura na maging parehas na parehas. Pero sobrang fail. Sobrang ang tigas, pag binasa, hindi siya yung lumalaki ng konti, and hindi maganda yung bounce niya sa skin. So, I ended up either giving it away or hindi ko naman tinatapon. Pero yun nga, I give it away. Pero ito, for 300 pesos, 299 pesos siya eh. Ang lambot niya, parang sobrang konti lang yung difference ng lambot. Panalo to, panalo, sobrang nagustuhan ko siya. Ayan o, may bounce, pero mas malambot pa rin siya, pero sobrang konti lang ng difference. Guys, panalo to, bilihin nyo to, and ang ganda nung dulo niya, pag pang under eye, ito kasi maski pa paano, medyo malaki pa eh. Ito ang ganda, bibili ako ng marami nito. Ang ganda, guys. Pag binasa mo siya, hindi naman siya lalaki masyado, parang siguro 15% lang yung ilalaki niya. Or 10%. Hindi naman. Parang 15 to 20. Parang ganon. Hindi kagaya nito na parang ang laki nung nilaki pag binasa. Pero okay lang, guys. Kasi ang haba naman nyo. Aming pag kinumpir silang dalawa. Ayan. Ito. Sobrang nagustuhan ko to. Meron pa akong dalawang products na... Teka, wait. Yung lalagyan pala nung sponges, plastic lang. Pero okay lang naman. Usually, tatapon mo lang naman din yan eh. So going back, meron pa akong dalawang binili na product. Itong Illumination Luster Powder All Over Glow. Meron ako nitong Moonlit Halo and Delicate Pearl. Yung Delicate Pearl parang pinkish. Yung Moonlit Halo is parang lavender. So meron akong highlight ngayon. Yung mga highlighters nung palettes, sobrang sheer. Sobrang light niya, makaka-ilang sawsaw kayo. Yung ginagamit ko na MAC na mineralized na highlighter na ginagamit ko for everyday, na I find it natural siya and light. Wait, let me get it. Yung light scapade at saka soft and gentle. Yung compared sa highlighter nitong mga palettes, mas parang... lighter pa sila, na kung nagmamadali kayo, yung unang swipe, parang hindi siya masyadong lalabas. So, depende kung gaano ka-light yung gusto ninyong highlighter. Pero for me, kung sa light na highlighter lang for everyday para medyo natural, mas gusto ko pa rin yung mineralize ng MAC compared sa highlighter nito. Ayun nga, so nakailang dip ako para lumabas siya. Pero ang maganda... nung nilalagay ko na yung blush, so nilagay ko yung blush, matte kasi yung blush, or may konting glow naman, para lang mabuhay ng konti yung kulay nung blush, ginagawa ko, sumasawsaw ako dito sa highlighter, mga isa or dalawang sawsaw, and then magsasawsaw ako sa blush, para magkaroon ng konting glow yung blush without looking too shimmery. So, ayan siya. Ayan siya. Pero dahil... meron nga tayong highlighter, nakailang sawsaw ako. So, burahin natin. Hindi man burahin, medyo takpan natin ng konti. Para matest natin itong dalawang luster powder. So, patungan muna natin ng powder. Yan, para matone down yung highlighter na nandyan sa ibabaw. Actually, ayan o, pag pinowderan mo, parang halos wala na. Yung nakikita nyo dito na glow, ayan yun eh, yung highlighter at saka blush na pinagsabay ko. Para lang mabuhay ng konti yung cheeks. So, ayan na siya. Blot din natin ng konti nitong sponge para yan. Nakikita nyo guys itong glitter na nilagay ko. Teka, glitter ba siya? This is from MAC. Glitter Brilliant siya. Ito siya.
Nilagay ko siya dun sa gilid ng mata ko kasi kanina pa ako dito sa harap ng camera, nagluluha na yung mata ko. And bago pa ako nakagawa ng video after kong gawin tong second look, nasira siya banda dito. Dinilagyan ko ng glitter kasi hindi ko na siya maayos. Tinatamad na akong ayusin siya. So, ayan. Diba? Okay naman. Okay, so going back. Moonlit Halo. So, eto yung box ng Moonlit Halo and eto yung laman niya. Parehas lang naman ng lalagyan. Siyempre, iba lang yung pangalan. So, pag binuksan siya, eto si Moonlit Halo. Ayan, parang puti siya sa camera. Na may very light na parang shimmer, light pink na shimmer. So, lagay muna natin dito yung Moonlit Halo. Sana maganda siya, guys, kasi ang ganda ng kulay. Ganon din yung texture niya, kagaya nung sa palette. Hindi siya powdery pag nagsasawsaw ka. Well, kasi pag nagsasawsaw ako, ganon lang ako eh. Hindi ako yung ganon. Tingnan natin. Mas labas siya ng konti. Konti lang. Compared dun sa nasa palette. Pero makakailang dip ka rin para lumabas siya. Ayan siya. Meron siyang parang pink na sheen or na glow. Medyo mahirap makita sa camera ata, guys. Pero very subtle. And kahit i-layer niyo siya ng i-layer, hindi siya magiging OA. Mas subtle pa rin siya ng konti dun sa MAC. Pero okay naman. Mas labas naman siya ng konti compared dito sa highlighter nung palette. Yan. Ang ganda. Ito yung Moonlit Halo. Parang nag-match pa siya dun sa may lipstick ko. Parang ang Moonlit Halo, parang nga siyang lavender, ganon. Ganda. So, eto naman yung Delicate Pearl. Parang peachy na may gold na shimmer. Yan naman siya. So, lalagay ko siya dito sa kabila. Ah, mas makinang to. Ayan, oh. Pak! Okay na ako dyan. Hindi na ako magsasawsaw ulit. Parang feeling ko, mas malalaki ba yung glitters niya? Siguro, slightly. Pero mas labas siya. Ah, ang ganda! So, peach siya na merong gold na reflex. Ito naman, yung isa, parang yun nga lavender na may gold din ba or silver na reflex? So, very subtle. Medyo mas strong. Pero hindi pa rin siya ganun katapang. Pero okay na siya, guys. Okay na siya. Medyo parang chunky lang to ng konti. Itong Delicate Pearl. Try nga natin dito sa forehead. So, Delicate Pearl. Fuck. Pwede niyang i-emphasize yung mga texture. Moonlit Halo dito sa kabila. Try natin. Ayan. Sobrang subtle niya. Makakailang layer ka. Pero guys, morena ako ha. Pareha silang nag-blend. May slightly na pagka-wet yung itsura nila. Mawasan natin ng konti. Medyo pangit. Okay, so ayan siya guys. Ayan yung mga products na nabili ko sa H&M. Pero ang favorite ko sa kanilang lahat is yung sponge for 300 pesos, guys. Maganda siyang ipang alternative nitong beauty blender. And then next na
na gusto ko is yung illumination luster na powders. And then third, yung itong color custom color drops. So that's it, guys. I hope nagustuhan ninyo. Hindi ko na vinidyo yung isa-isa na pag lagay nung eyeshadow. Ngayon lang ako nakabili ng H&M na mga makeup. Marami pa. May mga blush on pa nga akong gusto dun eh. Pero for now, ito lang muna. So, that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching.